Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpagkailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa niyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Siawit kayo at siya'y ipagdangal, magpagkailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, inaanyayahan tayo ng ating pong Jesus Nazareno na laanan ng panahon sa panalangin at pagninilay ang ating mga buhay bilang kanyang mga tapat na tagasunod. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan
ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesu Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlam, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugad ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo na po ang lahat. Bilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad? Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. May panahon ba tayo para sa Diyos? May dalawang tauhan po tayong nakikita o dalawang pangkat ng tauhan sa ating mabuting balita ngayong araw. No, siyempre, unang-una naririyan ang ating Pong Hesus Nazareno kasama ang kanyang mga apostol. No? Sa kabilang banda, naririyan ang madla. Hinahanap siya. Makita man lamang siya, mapakinggan man lamang siya, yun lang ang kanilang ninanais. Pero sa kabilang banda, no, nakita naman natin na kinakailangan ding magpahinga ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya naghanap sila ng ibang lugar upang manatili at makapagpahinga. Pero nung nakilala sila, tumungo naman ang mga tao roon. No, at maganda yung naging reaksyon ng ating mahal na poon. No? Nahabag siya para silang naghahanap ng kanilang gabay. Para sila naghahanap ng taong pakikinggan nila. Kaya hindi na rin nag-atubili ang ating poon na pangaralan at magsalita sa kanila. Maganda pong pagnilayan dito ang mga taong hinahanap ang Diyos. At siguro po marami sa atin, ganun ang nasa saloobin. Ganun ang nararamdaman. Pero magandang pagnilayan, bakit ba natin at paano natin hinahanap ang Diyos? No? Marami tayong mga panalangin, iniaangat. Marami tayong mga bagay na pinagpapasalamat. Kaya yun siguro yung nagmumula sa atin ng tawag para tumungo rito. Para kahit man lang ay may kakaunting papugay sa ating mahal na Pong Hesus Nazareno, kahit man lamang masilayan siya. Pero sa kabilang banda, bagamat ito ay mahalaga at mabuting bagay, parang paanyaya din ito sa atin na maging buhay naman ang ating pananampalataya. Marami sa atin natatapos ang pananampalataya kapag nandito na, nakapagdasal na, naiangat na ang gusto. Pag natanggap na o pag may hindi natanggap, paglabas ng simbahan, parang walang nagbago. Hanggang sa salita, hanggang sa kailangan, hanggang sa gusto lang yung antas ng ating pananampalataya. Pero kung titignan natin sa unang pagbasa, no, sa sulat sa mga Hebreo, naroroon ang isang magandang gabay sa pagiging tunay na deboto, tunay na tagasunod ng ating Pong Hesus Nazareno. No? Hindi lamang ang paghahandog ng hain ng pagpupuri, hindi lamang paglalaan ng panahon sa panalangin, pagninilay at pagdarasal. Kung tutuusin, simula lang iyon. Kumbaga nagtanim ka lang. Eh ang halaman kapag itinanim, kailangang alagaan, kailangang palaguhin, kailangang pagbungahin. At paano ito magiging mabunga? Huwag kaligtaan ang paggawa ng mabuti. Pasakop sa mga nangangasiwa. At ang tinutukoy dito ay unang-una ang mga katiwa-tiwalang nangangasiwa. At ang tinutukoy dito higit pa ay ang iisang nangangasiwa at nag-aalaga sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya sinasabi ng unang pagbasa, hindi buo ang pananampalataya pag natapos ka na sa dasal. Kailangan may kabutihan.
Kailangan may paninindigan. Kailangan may pagkapit sa kung anuman ang totoo, sa kung anuman ang tama, kahit anong mangyari. Ang ating pagtanggap ng kaligtasan ay hindi lamang kaligtasan ng sarili lang natin. No? Nagawa ko na lahat. Lahat ng dasal, lahat ng debosyon. Okay na siguro ako. Pero hindi mo nakikita na yung kapwa mo na maaari mong gabayan, maaari mong pakisamahan, eh, kailangan ka rin. Hindi ba't naroroon ang kaligtasan? Dahil niloob ng Diyos na hindi lang isa o dalawa o iilan ang maliligtas. Lahat ay nais niyang tipunin. Kaya yung ating kaligtasan ay nakatali din sa kaligtasan ng lahat. At kung hindi natin sinusubok, madala sa Diyos ang kapwa, tayo na rin ang tumatanggi sa ating kaligtasan. Kaya magandang tanungin ulit, pinaglalaanan ba talaga natin ng oras at pagsusumikap ang ating poong Jesus Nazareno? Kaya naman magandang hingin bilang biyaya ngayong araw na ito, ang isang pananampalatayang buhay, isang pananampalatayang nakikita sa lahat ng sulok ng ating buhay, pamilya, trabaho, sarili, mga pinagkakaabalahan, mga pangarap na gustong tuparin. Lagpas pa sa pader ng mga simbahang ito, lagpas pa sa mga altar natin sa ating mga tahanan at opisina. At harinaway ang pananampalatayang ito'y magiging daan para ang iba ay mapatungo rin sa ating mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, ating idadalangin, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso at diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na pinananatiling buhay ang kanilang pananampalataya sa kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak, sa aming paglalakbay, patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Oh.
ay tinapay at ala mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay, ay tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
apostol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakaya ko sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangako, ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Daan may puno ng dilim o likalig, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sakin at sa sanggalang twina. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Sa mainam niyang pastulan. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari niyo pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod
sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po bago ang huling pagbabasbas na kapag po tayo nagdiriwang ng banal na sakramento, nagdarasal o nagdedebosyon sa loob at sa paligid ng simbahan, ay kinakailangan pa rin pong nakasuot tayo ng face mask ng maayos. No? Siguraduhin natatakpan ng ilong at bibig at hindi po ito tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ano po? Ingatan po natin ang ating sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto pa Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati ka na.